Nagbabala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga agricultural smuggler at hoarders na ginagawang miserable ang buhay ng mga Pilipino. Samantala, tiwala naman ng Pangulo na malalampasan ang bansang epekto ng El Nino sa poultry, livestock at aquaculture industries. Si Alan Francisco sa report. Rise and shine, Alan. Kaya hindi natin basta't pabayaan ito dahil may ginugutom na Pilipino. May namamatay from starvation and poverty ang Pilipino dahil sa kanilang ginagawa. Kaya hindi maaari nilang ituloy yung kanilang ginagawa. Tama na yan. Titigilin na natin yung kanilang masasayang ginagawa dati. Yan ang mariing binitawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. laban sa mga smuggler at hoarder ng agricultural products sa bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi niya papayagang magpatuloy ang illegal na aktibidad dahil ginagawa nitong miserable ang buhay ng mga Pilipino. Una nang ipinag-utos ni President Marcos sa DOJ at NBI ang imbestigasyon kaugnay ng smuggling. Una, hindi ako mahilig magbigay ng deadline. Siyempre, gusto ko tapusin nila kaagad. Pero kailangan tapos, hindi hilaw. Kailangan, so let them do their investigation. Wala namang particular ang pinag-usapan, ang naging pagbasihan, yung naging problema sa na maliwanag na nag-hoarding, na kinokontrol ang supply ng sibuyas. Ngunit ang utos ko sa DOJ at saka sa NBI sa kanila ay kailangan malaman ninyo na hindi lamang sa sibuyas, kung hindi pa sa yung mga sindikato, marami talagang sindikato na nag-cooperate pa para habulin na natin, matigil yung kanilang ginagawa. Sa ambush interview sa Livestock Philippines Expo 2023 sa Pasay City, positibo ang Pangulo na malalampasan ng bansa ang epekto ng El Nino phenomenon sa poultry, livestock at aquaculture industries. That is the new normal. Ganyan talaga magiging mga challenges na haharapin natin. So we continue to improve the infrastructure. We continue to improve the systems. The problem with the water, I think, is solvable when it comes to in terms of the livestock. Ang mahirapan sa crops, sa fisheries, hindi gano. Ipinatutupad na rin aniya ng gobyerno ang Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion o INSPIRE program. Nakumpleto na ang initial phase ng safety at efficacy trials para sa African swine fever, kung saan magpo-produce ang Bureau of Animal Industry ng sapat na antibodies para tiyakin ang kaligtasan bago gamitin. This gives us great hope as we have been waiting for this for a very long time. However, it is not a reason for complacency as we are being continuously warned by those who have studied the vaccine. The vaccine is 80% effective. There is still a 20% that we need to look out for very carefully. So it will be, do not get me wrong, I do not underestimate or downgrade the importance and the big advantage that the vaccines bring us. Sinabi rin ni President Marcos na umuusad na ang procurement o pagbili ng gobyerno ng avian influenza vaccines. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.